Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay pag-uusapan natin ang tungkol sa courtesy lane. So, sino-sino nga ba ang mga taong napapabilang sa courtesy lane ng DFA at yung iba pang mga information sa tungkol sa courtesy lane ng DFA para sa pagkuha natin ng passport. So, unang tanong, sino-sino nga ba yung mga taong napapabilang sa courtesy lane ng DFA? So sila guys, yung mga unang-una, OFW or overseas workers. Next, senior citizens, so yung mga matatanda na guys na nabibilong sa senior citizens. Next, persons with disabilities, yung may mga kapansanan guys, mga PWD. Next, mga minors or mga minor de edad. Next, mga solo parent or yung mga walang asawa. Single dad, single mom, ayan, sila yung napapabilang sa solo parent. And then, yung mga pregnant, yung mga buntis. So, ayan sila guys, yung mga napapabilang sa courtesy lane. So, mamaya i-elaborate natin yung tungkol dito. Ulitin ko, OFW, senior citizens, PWD, minors, solo parent, at pregnant. Next, can you walk in at DFA without appointment? So, pwede ba daw tayong mag-walk in na lang sa DFA para doon na lang magpa-appoint? Kahit hindi na tayo magpa-appoint ng online, pwede ba daw yun? Ang sagot dito, only exceptional and emergency cases are allowed on walk-in basis at courtesy lane and DFA. So, hindi nila inaallow guys yung mga aplikante na mag-walk-in para lang kumuha ng schedule sa DFA site. Yung mga pinapayagan lang nila guys ay yung mga exceptional, yung mga valid talaga na reasons at emergency cases. Ayan, tinatanggap nila yan guys. Kahit wala ng appointment online, diretso na kayo kaagad mag-walk-in sa DFA. To, who may avail the DFA passport courtesy lane? So, if you are having a hard time getting an online appointment, you can avail DFA passport courtesy lane yan. So, ito yung mga nabibilong lang sa courtesy lane. Then, next, ito yung all about sa, wait, meron pa tayong maya na andun sa unahan. Ito, DFA passport courtesy lane eligibility. So, following can avail the courtesy lane facility without need of an online appointment. So, ito sila guys. Pwede silang mag-walk-in sa DFA site kahit hindi na sila magpa-appoint ng schedule online. So, mag-walk-in na lang sila sa DFA site kung saan nila gusto at dun sila kumuha ng schedule. Kasi itong mga tao na kasi ito guys, sila yung may kailangan ng assistance o paggabay. Halimbawa, yung senior citizen. Yung ibang senior citizen, hindi na nila alam kung paano magpa-appoint online. Yung iba, malabo na yung mata. Kailangan nila ng paggabay. Kaya gumawa si DFA ng tinatawag na courtesy lane para hindi na sila mahirapan besides sa kanilang mga sitwasyon. So, ito. Senior citizen 60 years and over. So, yung mga senior citizen na tinatanggap nila ay yung mga 60 years old and above. Ayan. Then, yung senior citizen, kapag araw na ng schedule niya, pwede siya magpasama ng isang tao na gagabay sa kanya. Ayan. Then, yung mga PWD naman, ganun din. Andito guys yung mga information. So, sabi dito, the companion of the senior citizen must be an immediate family member. Like spouse, siblings, adult children, ayan. So, yung kasama daw guys ng isang senior citizen, dapat parte siya ng pamilya. Like asawa siya, or kapatid siya ng senior citizen, or nakakatandang anak. Apo, ayan, apo sa tuhod. Ayun, pwede yun guys. Basta miyembro siya ng pamilya.
And then, yung senior citizen naman, dapat meron siyang proof na senior citizen na nga siya. So, dapat dalhin niya yung kanyang PSA live birth or birth certificate at saka yung kanyang senior citizen ID. And then, ganun din yung sasama sa kanya, magdadala din ng proof na magkapamilya sila. Like yung kanyang ID o di kaya yung kanyang PSA birth certificate, yung kanyang birth certificate. Then, ito pa sa baba, kailangan nyong magpakita ng proof na nakanaayos na yung inyong yung ticket sa eroplano. Like, confirmed ticket, confirmed plane, or confirmed hotel booking with the senior citizen to be able to avail of the courtesy lane facility. So, ito yung ilan sa mga kinakailangan para ma-aproban yung inyong appointment doon sa DFA. Next naman, yung PWD, same lang din guys dun sa kanina, yung senior citizen. So, yung PWD, dapat dalhin niya yung kanyang PWD ID. Pwede niya siyang magpasama ng isa. At yung kasama niya, dapat family member niya. Andito yung mga sample. Then, ganun din, kailangan niya ng confirmed plane or hotel booking. Then, same din guys sa solo parent with valid solo parent card and his or her minor children. So, dapat i-present ng solo parent yung kanyang solo parent ID and then yung ID rin ng kanyang minor de edad na anak. Then, minors naman, 7 years old and below. So, yung minors guys, di ba kasama siya sa sa courtesy lane. So, yung minors na yon dapat 7 years old pababa. So, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, kala minors and below and is her parents and minor siblings. So, ayan. Sa mga minor de edad naman, pwede niyang isama yung kanyang, yung kasama niyang isa, pwedeng kanyang mama, papa, o yung isa sa kanyang mga kapatid. Then, para naman sa mga pregnant woman, kung yung tiyan mo ay hindi pa malaki, so ibig sabihin hindi pa siya ganun kahalata, pwede kayong magdala kayo ng resibo guys or kahit anong mga medical records or certificate. Pwede yung pregnancy test, pero hindi kasi enough eh yung pregnancy test. Iba talaga yung records, mga certificate, kung ano-anong mga papel guys nung nagpa-check up kayo para lang mapatunayan nyo na buntis talaga kayo. Kasi merong iba guys na buntis na hindi malaki yung tiyan nila kapag nagbubuntis sila, maliit lang, kahit ilang buwan na. Kaya kailangan nyo ng proof para i-allow kayo ni DFA. Para naman sa mga OFW, sea or land-based, so kailangan nyo magdala ng valid IDOLI card, valid employment contract, valid work visa. So para sa mga seaman, sa mga sea-based, seaman's book, stamp, at international border less than 365 days from the date of application. So, dapat 1 year and below from the date of your application. Yung stamp ng stamp sa inyong seaman's book. Yan. So, ito yung kailangan naman para sa mga OFW. Ayan. So, ito, same din sa binasa ko kanina. Ayan. So, ito yung mga courtesy lane, yung mga inaallow ng DFA na mag-walk-in sa DFA site. Yung iba pang mga inaallow, yung mga exceptional, yung mga tinatanggap, mga valid na tinatanggap ng DFA ay yung mga regular government employees. Kasi minsan may mga lakad sila, may mga travel sila na kailangan talaga. Tapos, andyan yung mga kailangan nilang i-present. And then, meron ding dependent of government employee. Andyan yung retired government employees, 1 year availment, incumbent elected officials, then for barangay level naman, yung mga officials sa barangay, ito yung mga pwede lang, yung mga tinatanggap na mga officials, like barangay chairman, barangay kagawad, at yung SK chairman. Next naman, yung endorsement from House of Representatives. Next, media personnel. Next, referrals made from DFA employees and heads of other government agencies.
So, ito yun sila guys, yung mga exceptional or yung mga tinatanggap ng DFA in case na hindi na sila kailang magpa-appoint ng schedule online. Kasi minsan, biglaan yung flight nila, ayan, pwede sila agad makaalis nang wala ng mga or appoint pa. Yan. Or kung magpa-appoint man, pwede na silang mag-walk-in. Ito yun sila guys, yung mga tinatawag na exceptional or nabebelong sa courtesy lane. Like tulad dito, only exceptional and emergency cases. Yung mga emergency talaga guys na mga pangyayari, yan ina-allow din ni DFA. Then yung mga nasa courtesy lane. Ayan. So, uulitin ko, yung mga napapabilang guys sa courtesy lane ay yung mga OFW, ay yung mga overseas workers, mapa-land, land man yan or sea base, yung mga senior citizens na 60 years old pataas, mga PWD guys, may mga kapansanan, mga minor de edad, 7 years old and below, then yung mga solo parents, single mom, single dad, ayan, then yung mga buntis. And then, yung mga exceptional naman na pinapayagan nila ay yung mga regular government employees, dependent of government employee, retired government employees, one-year availment, incumbent elected officials, then yung mga barangay chairman, barangay kagawad, SK chairman, then yung mga endorsement from House of Representatives, media personnel, referrals from the made. Ito yung mga referrals na galing mismo, made from the DFA employees and heads of other government agencies. Ayan sila, inaalaw yan ng DFA for kahit walang appointment, diretso flight, yung mga exceptional and emergency cases. So, ayun lamang guys. Pero kung hindi tayo nabibilong dito, kailangan tayong mga hindi nabibilong sa exceptional ng courtesy lane at saka sa emergency cases, kailangan nating magpa-appoint ng schedule through online sa mismong website ng DFA para makakuha tayo ng schedule para sa ating pagkuha ng passport. So, ayun lamang guys yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood ay nagkaroon kayo ng idea tungkol sa courtesy lane sa mga exceptional at emergency cases sa DFA. At kung meron kayong mga katanungan guys, ay comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, meron akong babasahin dito. Negative thoughts will destroy you. Always do your best. Okay, ulitin ko. Negative thoughts will destroy you. Always do your best to keep a positive attitude. Yan. At yun lamang guys yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless.